Mega love shout out po sa inyong lahat. This is Mama Brenda Hugot Chara. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please po paki-subscribe, paki-like, at huwag niyo pong kalilimutan pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. So ngayon mga mahal ko is atin pong isasadula ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Miss Aquarius Girl ng Doha, Qatar. Hi, Mama Brenda Hugotera. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Miss Aquarius Girl ng Doha, Qatar. Isa po ako sa masugid na taga-subaybay ng iyong mga videos. Kaya po nagkaroon ako ng idea na gusto ko pong isadula niyo ang aking buhay pag-ibig na kung saan alam kong kapupulutan ng aral sa buhay ng lahat. So, ito po ay nakilala, nag-umpisa lamang po ito sa chatmate na nakilala ko po ang isang engineer sa isang big group kung saan pareho kami nandoon sa group na yun. So, nagkapalagayan po kami ng loob at nabuo po ang aming pagmamahalan sa chatmate. Isang chatmate, tawagan, walang humpay na tawagan. Masaya po kami nag-uusap araw-araw, gabi-gabi, kamustahan. So, ito po yung LDR kasi nga po ako ay nasa Doha, Qatar. Samantalang po siya ay isang engineer sa Pilipinas. So, nagsimulan kami sa chatmate. Tinanong ko po siya kung siya ay binata. Sinabi niya po ay hiwalay daw po siya sa asawa. So, hindi ko po alam kung paniniwalaan ko siya. Basta ang tinitibok po ng puso ko is pinaniniwalaan ko ang bawat kanyang sinasabi. So, naniwala po ako na siya ay walang pamilya. Wala akong masasagasaan at wala akong masasaktan. Hanggang isang araw po ay nagulat na lamang ako. Kasi bigla siyang tumawag sa akin at siya pala ay nasa Doha, Qatar na. So sa madaling salita po ay sinundan niya ako sa Doha, Qatar. So doon po nagsimula ang lahat ng masasayang araw namin dahil po kami ay nagkita. Nagkita po kami kasi isa po akong caregiver. So every Friday po is day off ko po at siya rin po ay day off niya. So nagkikita po kami dalawa. So sobrang pong saya, even po na walang nangyayari kasi nga bawal po sa gitnang silangan ang magkita na hindi naman kayo mag-asawa. So nagkikita lang po kami, kumakain sa labas, nag-uusap. So yan lang po yung aming ginagawa tuwing kami ay magkikita, kumakain sa labas at nagkukwentuhan. So, sobra pong saya namin. So, hanggang isang araw po ay napagpasyahan namin umuwi ng Pilipinas. Sabay kaming uuwi. At doon namin ipagpapatuloy ang aming pagmamahalan. Dahil alam naman natin lahat na bawal dito sa gitnang silangan ang aming pag-iibigan kasi wala kaming papel na pinanghahawakan. So, sabay po kaming umuwi ng Pilipinas. Sobrang pong saya ang aming pagsasama. Walang kasing saya. Subalit, para pong may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Na bagamat po tinatanong ko kung ano ang kanyang problema, subalit hindi niya po talaga sinasabi kung anong meron at bakit siya nagkakaganyan. Ang dating masaya ay bigla pong parang may kakaiba akong pinagbago niya. So hinayaan ko lamang po na maging ganun ang sitwasyon kasi iniintindi ko po kung ano yung kanyang nararamdaman bagamat hindi siya nagsasabi ng totoo sa akin. So hanggang dumating na po ang time na kailangan nang bumalik sa ibang bansa.
Subalit sa kasama ang palad ay hindi na po ako nakabalik ng duha katar sapagkat ako po ay nagkaroon ng problema sa medical. So sa madaling salita po is yun lang ang bumalik sa duha katar. So back to LDR po kami dalawa. Bagamat meron akong agam-agam kung bakit biglang nagbago at parang kapakiramdam ko, meron siyang problema. So kahit na nga po ako ay tinimun sa Pilipinas, ay hindi na po talaga ako pinabayaan sa moral support at financial support. Laki po siya na andyan para sa akin. Na kahit na nga po is parang may kakaiba talaga akong nararamdaman. So andyan pa rin po ang kanyang suporta. Sinusuportahan niya ako, pinapadala niya ako ng aking pangangailangan sa aking mga gamot at sa aking pagkain. Nagpapapagins po siya para sa akin. So, parang pinaliwala ko po yung aking agam-agam kung bakit parang may something po ako nararamdaman. So, sa madaling salita po, hinayaan ko na lang at hindi niya naman po ako pinababayaan. Hanggang sa isang araw po ay bigla na lang akong nagulat. Meron siyang mga tinulat na meron siyang gusto sabihin na sana daw po ay maintindihan ko ang kanyang sasabihin at matanggap ko kung ano at bakit. Sa kanya, nandito ko naman tayo, subalit ayaw niya. Ang sabi ko po, bakit ayaw mo akong kausapin? Kung ano man ang iyong sasabihin, gusto kong naririnig mula sa iyong malapit at ayaw kong magbasa kung magiging masakit lang din man sa aking mata. Subalit mo, hindi niya po talaga ako pinakinggan. Patuloy lang po ang kanyang pagkakasin. Meron siyang gustong sabihin at meron siyang gustong pangunin. So doon po ay bigla na ako tinabahan kung bakit ano ang kanyang sasabihin. Hanggang sa sinabi niya na po ang katotohanan na hindi po pala talaga siya hiwalay sa kanyang asawa. At meron kaming nasasaktang pamilya. Inamin niya po ang totoo na nagsinungaling siya sa akin dahil ayaw niya akong mawala. Mas ginusto niyang magsinungaling, mas ginusto niyang lukuhin ako na huwag magsabi ng totoo na meron pa rin siyang pamilya. So ngayon po, sobra akong nagulat, sobra akong nasaktan at sobra po akong umiyak ng umiyak. Bagamat gusto ko siyang tawagan, ayaw niya pong kausapin ako sa telepono. Ayaw niya rin po makipag-videocall sa akin at ang sinasabi niya po, ayaw niya makita na tumutulo ang aking mga luha. Na siya ang may kagaguhan kung bakit ako nasasaktan. So, napag-isip-isip ko po na kahit sobrang sakit, ay kailangan ko ng bumitaw. Kailangan ko na siyang kalimutan dahil ayaw ko makasira ng pamilya at ayaw ko may maaapakan at ayaw ko may mga nasasaktan. So, kahit po sobrang sakit sa aking kalooban, mas minabuti ko po bumitaw na lang sa kanya at patuloy na siyang kalimutan. Bagamat po ay niyang umayan, umiyak siya din ng umiyak. Pero buo na po ang aking pasya. Kailangan na namin kalimutan ang bawat isa. Dahil ayaw kong minasasaktan ng isang pamilya. So ayaw na pong umayan at umiiyak siya pero wala na akong magagawa. Buo na po ang aking pasya na kailangan ko na siyang palayain at bumalik na siya sa kanyang pamilya. So sobra pong sakit ang aming nararamdaman. Hindi ko alam kung ilang baldi ang itinulog ng aking duha. So sobra pong sakit dahil napamahal siya sa akin ng sobra at naniwala po ako na totoo ang kanyang pagmamahal sa akin. Oo, totoo po ang pagmamahal niya sa akin, ramdam ko. Subalit, hindi po talaga pwede dahil isa siyang pamilyado.
So, kailangan na po namin magpaalam sa isa't isa at kailangan na namin kalimutan ang bawat isa para sa mga bata at para sa kanyang pamilya. Bagamat po napakasakit, pero kailangan tanggapin para hindi tayo makasakit ng pamilya at makasakit ng ibang tao ay kailangan nating palayain ang taong hindi naman talaga para sa atin. So, sobra pong sakit, subalit kailangan at kailangan tanggapin na hindi talaga kami para sa isa't isa. So, kailangan na po namin magpaalam at tanggapin ang katotohanan na minsan lang dumating ang totoong pagmamahal. Pero wala po talagang forever, lalo na nga po at hindi mong pag-aari ang isang tao. So, sobra pong sakit. Alam ko, sobrang sakit, sobra akong nasaktan at sobra din po siyang nasaktan. Subalit wala kaming magagawa kundi tanggapin. Was hard through the years. I'll never give up. Never one of my dreams. In deep inside, my love's still alive. And God only knows that I can't let you go. When I'm alone, it will be for better. I gave you my heart. Silent tears that I cry, and I can't hold.